Sir, late na naman. Sabi niya maagan siya na yon. Wala pa rin. Ganyan. Hindi, ganyan. Ang lalam niya. Uy. Ano, di kayo marunong, ha? Ganito dapat, oh. Makinig kayo, ganito. Dapat ganyan. 1, 2, 3. Bumalakaping. Bumalakaping, ping. Bumalakaping, ping. Yan! Ganyan! Fierce, second, third, ganun. Fierce, ganyan. Tapos may mga ganyan-ganyan pa yan. Tapos ganyan, i-shake mo lang, shake your booty. Ganyan, ganyan. Bumala ka, UPH. Bumala kayo. Hindi pa rin marunong. Bumala ka, P. Bumala ka, H. Bumala ka, bumala ka, P. Bumala kayo. Hindi kayo marunong. Hindi kayo marunong. Ewan ko sa iyong kulot ka. Bumala ka, P. Guys! Dapat energy, energy, energy! Guys, nandito ka pala. Naghihintay na si nanay yan, nandyan sa taas. Hindi kasi sila marunong eh. Hindi marunong. Sino man sila? Hindi marunong mag-cheering. Sino to? Hindi ko rin kilala. Oh. Pero ano ba, saan ba tayo? Doon tayo sa taas. Naghihintay na si Commissioner tsaka si nanay. Oh, nanay natin? Oo. Oh. Oh, pero bago tayo umalis, sayo ka muna. Oh, sige. Bumala kayo. Bumala okay. Kayo. Okay. Bumala kayo. Shake, shake, shake. Shake, 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 shake. Bumala kayo! Actually, hindi ko rin alam. First time ko dito eh. Uy, si Jawo. Ang galing na nakakaaliw. Nakatuwa rito. Sobrang Filipino pride. Yes po, nakaka-proud. Parang nanalo na din ako. Hindi pa ako pinapanganak. Pero parang nanalo na ako. Pero talaga nakakatuwa. Ang galing-galing pala mga Pinoy na atleta dati. Ano ba nangyari? Ba't hindi na tayo nananalo sa SEA Games? Ano ba yan? Kaya nga po. Eh. Pero may pwede tayong tanungin dyan. Oo nga. Hindi, kinumbida naman tayo ng commissioner. Si Commissioner Celia Kiram. Friend ko yun. Magaling yun. Tara, puntan natin. Ah, sige po. Tanungin natin. Tingko mo, ay, Jennifer Rosales. Galing mo. So, Juliana, let's look for the commissioner. Kunwari ito na. Hey, here you are. Hi. Hi, Commissioner Celia. How are you? How are you? How are you? This is Juliana, my assistant. And wow, okay to ah. Alam mo, hindi ko alam na may museum pala. Meron pala dito. Matagal na ba to? Actually, it was established in 2010. And inaugurated in 2013. Not bad. Maliit, pero at least compact nandito lahat. Pwede pumunta rito yung mga estudyante. Sure. Para makitahan nila, ma-inspired sila sa sport. Right. Nakakatuwa. All these big names na nakalimutan na natin na dapat alalahanin. Nako, si Paeng. Nako, inspiration ng Baguets. That's true. Yeah, he keeps winning. And until now, no, nagtitrain pa rin sila ni Eugene De La Torre ng mga bowling and chess. Sila yung mga coaches ngayon, national coaches. Tiyaga nila, no? Talaga alive in sports, believe ka? Sobrang galing nito mga Baguets na to. Pero hindi ko maintindihan kasi naging Philippine Sports Commission during 20... Kailan na ba siya? Philippine Sports Commission by Republic Act 6847 in 1990. Kasi before, may entire department. Yes. Malaking-malaki yung organisasyon sa sports. My Youth and sports development. I remember si Minister Duavit pa noon, right. Si Bibit Duavit. Pagkatapos, kaming lahat sa Kabataang Barangay, joined din kami ron. At hiwalay noon, yung mga elite athletes, yung Gintong Alay. Yung Gintong Alay. So, bali ito yung Gintong Alay. Ito yung Gintong Alay para dalawa. Amateur at saka... Sa amateur kasi, yung elite athletes natin. Right. That's it. And then the grassroots development. Sinong in charge ng grassroots development? It's the Philippine Sports Commission. Dito rin? Anong programa ninyo?
Marami na kaming programa ngayon ini-establish all over the country. Parang ang alam lang namin, forever palarong pambansa. Wala kami nakikitang PSC sa Ilocos. Meron na kami mga batang Pinoy, meron kami Philippine National Games, marami kaming... Tanong ko nga sa anak ko, parang hindi ko alam na sumasali kami children's sa... Children's Games, meron kaming mga... Ngayon, we're having the women's martial arts. I see. Ah, we're always indigenous. Winning. Okay, yun eh. Okay talaga. That's good. Excuse me po. Bakit ito nandito? Narinig ko kasi may anak na tinatawag eh. Hoy, anong ginagawa mo rito, Kaiser? Ito pala si Kaiser. What a coincidence! You're here, I'm here, we're all here. And meron pa ako isang surprise. Ay, kasi may surprise ako sa'yo, Gob. Oh. Meron akong dalang gwapong-gwapo at machong-macho. Kuya Matthew, pasok! Ayan. Oh, surprise! Oh, my! Hey, Matthew! See you. Ako, Commissioner Cel, nakilala na ninyo yan. Empleyado na ninyo yan. Ano nag-summer job si Matt dito? Feel na feel na yung Philippine Sports Commission. Years ago. 100 years ago, we were young and reckless. Ayan naman. So, Commissioner, recently we noticed in the Asian Games na lahat po ng mga gold medals natin were attained by... Yes. Women athletes. So, what's the PSC stance on that? Do we see a new opportunity in women's sports? You're correct, Matt. As the Oversight Commissioner on Women's Sports, I do see the possibility of having Olympic gold medal in women. Yay. From mga kababaihan, no? Inspiring. Yes, because some other countries, like the Middle Eastern countries, they don't send delegation. That's right. There are very few women athletes right. All over the world. Oh, so there's a big opportunity, less competition. Right. Lalo na sa mga individual combative sports. Ayan. Maraming medal yun eh. Go girl, Pacquiao. So, Buga na sports. Kotala na. Heidi Lindias. Nobody wants to compete with her na, di ba? She's super champion. So it's really inspiring for girls to join sports. I think as a kid, it was a big deal, eh, that's diba? True. Kasi yung ibang mga babae hindi nabibigyan ng pagkakataon. Lalo na sa team sports, kasi with a team, eh, you're obliged to makikisama, obligado ka. Otherwise, you rise and fall with your teammates. Then leadership, diba? Mm-hmm. And you're really counting on each other. Right. So malaking bagay. Pero sa kabilang, the other group pala that's been winning, diba? Yung mga may kapansanan, yung ating differently abled para-athletes. Yes, go. They bring home 29 medals from the recently concluded Asian Para. Wow! Wala talaga siyang medal. Meron ba yan? Ito, Hall of Fame Award ko to, go! Fame! I wanna live forever! Sorry, Commissioner. Panggulo talaga to. Thank you very much. Thank you. Pay no attention. Ibalik mo na yan. Hindi. Tawa ba kinuha akin na lang po to, Commissioner, no? O, hindi pwede. Sige. Thank you. Thank you so much. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Pero pwedeng hiramin ko po muna? Pwede. Let it go. Let's go. I'm me and you. Oh, guys. We're in the presence of legitimate athletes. Ano yung trophy mo? Ha? Huh? Hindi mo po muna, baka may insecure sila eh. Okay, so we're with Cherry and Prince, no? So here you guys can introduce yourselves, how old you are, what level, what sport, and what level you play at. I'm Cherry Mary Galado. I'm playing pentraxilat for the national team. I'm 22 years old. Recently, I won the bronze medal in 8th Asian Games held at Jakarta, Indonesia. Congrats. Thank you. And Prince, siguro you can introduce yourself na rin. My name is Prince Roy Mabar, 20 years old. I play basketball and recently kami po yung champion ng University League. Oh, congrats. Yes. Commissioner, maybe you can also tell us a bit about your time as the president of the SIKAT NSA. Yeah, actually, parang mother ako eh. Ng pentraxilat. I really devoted my time. Went to different provinces,
seeing to it that the module of our training for technical officials is really workable, seeing to it that all the athletes are potentials, and seeing to it that we dance the same music, you know. Yung importante sa isang association na dapat may devotion ka, meron kang time, no? Sabi ko nga sa kanila, nung ako'y isang manager sa isang department ng housing noong araw, ay just command. Pero dito, ginawa ko yung maging lahat. The holistic method of how you handle your household, talagang pinalish ko talaga. So, yeah, I mean, even in Ilocos, we saw you there, so we know you're very hands-on. So, yeah. Kaya naman siguro, you played a part in her bronze victory. Tama ba? Yes po. Sherry. Actually, sobrang laki ng tulong po sa akin ng Pentrax Silat. Since I was college, naging varsity po ako, naging scholar nila ako from first year to fourth. Kasi yung family ko, hindi nila kayang support yung college ko eh. But me, gusto kong makapagtapos. So, as a varsity, as a scholar ng school namin, nakapagtapos po ako nang dahil sa pagiging varsity ng Pentrax Silat. And then, right after nung graduation ko during college, I think just 1 week at pumunta po ulit dito ng Manila, and then nakapasok po ako as national team. So originally, where are you from ba? I'm from Aklan. Ah, Aklan. Yes. Okay. Boracay. Boracay, oo. Paborito niyo. Ay, bukas na yung Boracay. Mamaya, pag-usapan natin yan. So, Prince, ikaw, naka-scholarship ka rin? Yes, pa. Yes, pa. Okay. Congrats. So, you guys won recently. Yeah, recently. Sino po yung kalaban nyo sa finals? LaSalle po. Ah, okay. Which LaSalle is it? Dasma. Dasma, okay. So, ano pa yung liga nyo? University League po. Para sa mga Southern University po siya, mga colleges po sa Southern. Kamusta yung pag-balance ng school and athletics? Medyo mahirap po siya kasi po nahahati po yung time mo po sa tatlo, sa training, sa academics, tapos sa sports po, the sports. Tapos sisingit pa dyan yung mga, siyempre yung mga family po. Girlfriend. Pati love life. Pati love life. Yan yan, mga atit na yan. Oy, di lot. Porket ang popogi net gaganda tingnan pag naglalaro sila. So, yun, may hugot. Pero kaya naman po siya, especially ano, you can never get tired when it comes to your passion. Pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, hindi ka So tingin niyo, ito na yung kumbaga gusto niyo maging career hanggang kumbaga magka-edad kayo or what? Actually, para sa akin, I didn't expect kasi college graduate ako, why not work in a bigger place? Pero pag passion mo kasi siya, it's like parang hinihila ka niya eh, kung yun gusto mong gawin. Makakita ka lang dyan na nagtitraining, parang yung paa mo nangangati na eh. Oh, yeah. So feeling mo, tutuloy-tuloy mo na to? Like kunwari, tapos ka na maglaro, parang gusto mo maging coach din? Or... As of now, while habang naglalaro ako, my club is also playing. Nagko-coach talaga ako sa kanila. And whenever I'm going to my province, yun talaga ginagawa ko, nagtitraining. And now, I'm trying to establish na rin ng another club training center para sa amin. Actually, Matt, without you knowing, maraming nabigyan ng pagkakataon ng sports, yung walang-wala, okay, sir? Nakapagtapos sila, talagang sports change lives. Ngayon, mga ito, mga milyonaryo na, kasi they receive incentive from the government. Milyonaryo pa natin. Nanimik na ako eh. Dapat pala kinakaibigan ko to. Lunch tayo, lunch. Nanimik na ako eh. Yeah, that's true, that's true. Yan ang aking hugot. Kaya I really wanted to be in sports. Not for anything else, but to help our young people change their lives. Especially yung mga walang-walang pagkakataon, no, na pumasok sa eskwelahan. That is an avenue for a better Philippines. May kwento po ba kayong ganun, ma'am? Like, na-discover nyo lang, like, kunwari, nasa probinsya lang siya, walang-wala sila, tapos nakita nyo magaling, kinuha niya. Yes, so, marami yun. Kasi dumadaan niya ng mga competition. Katulad ng Pentrax Silat, meron kami mga provincial yan eh. School-based, tapos province-wide, tapos yung regional-wide. Tapos, pag nakita namin, national, nakita namin,
potential sila. Talagang pag medalist sila, kinukuha na ng national team yun. So, yun lang. Tsaka malaki talaga yung opportunity mo pagdating sa sports. Andun yung truth na nakakapagod, nakakasawa, pero pagdating na sa point na nandun ka na naglalaro, parang overwhelming. You were representing your province and your country. Parang paid off, with or without medal, makarating ka nandun is malaking factor, malaking bagay na yun eh. And then, how much more if you earn a medal? Kasi it's not just our victory, hindi lang sa amin, kundi para sa lahat. Actually, sinasabi ko nga lagi na hindi nila kami makikilala sa pangalan namin eh. Yung makikilala nila at matatanda nila, yung bandila na dinadala namin. Uy, Philippines yun, gano'n. Hindi yung pangalan namin, actually. So, it's our victory talaga. Ibuboto ko talaga ito eh. Ay, gusto ko yan. Sa'yo na yung gold medal ko, ha? Mamaya bibigay ko sa'yo. Pang politiko sa Aklan, pwede. Oo, kaya yan eh. Ano ko lang din, di ba, pag mga varsity, kagaya mo, athlete, kung biglang sikat kayo, paano nyo na-adjust din sa sarili nyo na biglang, hala, may nagpapicture sa akin, yung ganda. Oh, eto, may itsura pa tong isa. National to, pretty girl. Ay, pretty girl! Paano? Miss Aklan yan! Millionaria pa! Actually, kung andun ka na sa point na ayan, na-achieve na unti-unti yung mga pinapangarap mo lang noon, parang hindi mo namamalaya yan eh. Actually, paglalo pag nasa hot seat ka na, andyan ka na sa pile na tinatahak mo, parang hindi mo napapansin eh. Parang go with the flow, tsaka yung lagi lang sinasabi sa amin, nire-remind ng coaches namin and even our parents na who you are, maintain lang. Then, huwag na magbabago. Huwag na magbabago. Kasi yung mga nasa paligid mo, yun din yung dahilan eh. Inspiration mo kung paano ka naabot sa kinalalagyan mo. Tsaka yung goal mo dyan is to inspire others, to encourage them. Yun lang. Na-inspire ka ba? Oo naman, syempre ikaw ba? Totoong champion na ba? Iniisip ko na nga, baka mag-athlete na rin ako kung may mga million-million din pala. Sa incentive, sa math with you knowing incentive law natin for medalists, ang laki na eh. Yung mga nag-gold po kayo, merong 5 or 6 million po ba yan? For sa Asian Games, ang gold medalist natin is 5 million. Sila Heidi Lin po yun. Sila Heidi Lin skateboarder. Oo. So imagine mo. Nalo din. Sino po? Golf. Golf, nanalo. Women's golf. Skateboarding and ayan, yeah, Heidi Lin, si Maggie, ano, Didal, nagaling na sa isang mahirap na pamilya. So hindi na overwhelm siya ngayon sa hinahawakan niyang panalo niya, no, na I know they will invest well the money for a better life. Does the curious lang po ako, does the PSC also try to conduct seminars and help our national athletes with siguro financial management, kagaya ni Cherry, biglang may pumasok po na pera. Now, what do you do with it, diba? Kasi we've heard many stories, especially sa boxing or sa mga rags to riches stories na, diba, they rise and then they fall. Yeah, it doesn't last, eh, no? Because nabibiglaan po sila. Yeah, oh, binibigyan namin sila ng mga financial management, pag-aaral, their coaches actually, their association also, you know, support them by way on where to place their money to invest for their future. And I know sports kasi is evolving a lot nowadays. There are many more facets, though. Hindi kagaya ng dati. Na medyo simple lang. Nowadays, we have nutrition, right, we have psychology, even sports science. There's so much that goes into one performance, no? So, kayo po, what kind of, ano po yung sa tingin nyo ang mga underrated aspects ng sports na people don't really see or appreciate too much? They don't know that you put that much effort into that, diba? Actually, malaking factor pa talaga is yung experience. Like me kasi before, hindi pa talaga ako nagme-medal eh. I think tatlong beses ako natalo sa international before ko nakuha yung medal. So, malaking bagay yun doon yung experience, tsaka exposure. Yung mga exposures na binibigay sa amin. Kasi yung habang kami, nagsiset kami na ito dapat yung goal, yung ibang country rin na hinahabol namin nasa medal na yun. Nagsiset rin sila eh. Tumataas at tumataas din yung standard at yung level ng game. Kumbaga yung intensity ng training, kailangan dumadagdag rin. Dahil kailangan naming abutin din yung standard ng other country. In order for us
na ma-achieve yun. Kailangan namin ng assistance like from medical talaga, yung of course yung mga supplements, yung psychology. Malaking factor yung psychology kasi merong mga atleta na sobrang galing sa training pero pagdating na na-impart na dun yung halimbawa may biglaang problema, yung crowd, yung environment, maraming nadidistract eh. So parang yung galing mo, parang nawawala. Also, yung nutrition talaga, yung proper nutrition ng mga atleta. Kasi intense yung training. Dapat pinapasukan din yung katawan ng proper nutrition talaga. For example, you guys won, no? What was yung mga crucial sa win ninyo recently? Crucial sa game po. Or kahit sa overall na season, bakit iba itong season focus na to? Focus lang po. Focus, determination, and always go hard lang and struggle. Kasi pag hindi ka po nag-struggle sa mga bagay na pinapagawa sa'yo, hindi mo ma-reach po yung mga dapat na ma-reach. And you, Prince, gusto mo bang i-pursue ang basketball? Yes. And yun nga po, kailangan focus lang po. Kasi sa basketball po sa atin ngayon, kahit saan ka pumunta dyan, lahat nag-basketball po eh. And super, super marami pong magagaling ngayon. So yung competensya sa basketball stage, sobrang napakahirap po. So ang ambisyon mo magiging pro? Yeah, PBA. Okay. Good. Kung may dream kayo para sa like Philippine sports, ano yun? Para sa kabuuan? Yung mas makakatulong pa sa mga atleta. Siguro. Kung anong gusto nyo mangyari 10 years from now? Mas mabigyan ng more support yung ibang sports. Kasi ang papansin ko lang po, mas parang... I mean, sa basketball, mas parang mas marami pong sponsors sa mga basketball, pero ibang sports po hindi ko nabibigyan ng... Unselfish si Prince, ah. Nasa basketball, pero sinasabi niya yung mga ibang sport, ah. That's true. Kasi ngayon kasi parang sa status ng sports, kung sino lang result muna bago support, yun yung nangyayari usually. Pag hindi nagbigay ng medal, siyempre walang nalapit na sponsors. Pero pag... Kaya nandiyan na yung medal, biglang boom yung mga sponsors kung saan medyo wala ng laro. Pero during preparation, nag-struggle yung mga atleta kasi yung iba, kulang, wala pa yung supplements natin, hindi pa late pa, yung uniforms natin, wala pa. So minsan, mismong coaches or mismong NSA ng sports, sila yung nag-aabono. Pero pag andyan na yung, sabi nga nila, yung panalo, biglang pasok na yung mga sponsors. And then... Siguro, bigyan natin din ng attention yung mga, as a result lang during Asian Games, more on individual sports. Ang daming nag-deliver ng medals sa individual sports. So, kasi within sa team, maraming factor, especially din sa women's. Laging sabi nila, yung women's daw, yun dong as of 80% ng nag-medal ngayon is more on women's. So, ngayon namin masasabi na women's, na meron kaming mapapatunayan. Yung competency ng babae, tumataas na din, like boys. Actually, yung sa boys, sobrang hirap din talaga kasi palakasan talaga eh. Sa women's, usually, utakan yung laro ng women's. Yeah. I think siguro, maybe if it's possible that, you know, when we play, we can also be more inclusive, right, no? Kasi right. Paminsan, nadyajahe yung mga babae para makalaro yung, yung mga lalaki. But I think if the guys are more open to women playing with them, then diba, the women will just get better and better, no? Right. Or at least the playing ground is open. Actually, we're pushing, me as Oversight Commissioner for Women, I'm pushing for equality in the number of participants from the men and the women's side. Kasi ang problema namin sa ibang events, minsan 10 yung sa men, ang sa babae 3 lang. Yes. So kailangan i-equal ngayon yun, no? We're pushing on that sa international level na ang IOC itself will push for an equal or even number of participants from men and women. Yeah, and then they did that already sa YOG, sa Youth Olympic Games, recently concluded. Ah, okay, ginawa na. Yeah, ginawa na yun. Because I think that's, I'm sure that's one of their, isa sa mga principles nila, di ba? Is equality as the Olympics. True, true. Yeah. And I think Cherry made, sakto po yung point nyo na individual sports. Yes. I think even kung tignan natin yung greatest Philippine athletes, they all come from individual sports, di ba? Yeah. Paeng, bowling. Efren Batares with billiards,
Manny with boxing, yes. Diba? Even Heidelin recently with weightlifting. Right. They're really all individual sports because it's easier to find one champion than a team of champions. Diba? Kasi pag sa individual sports, actually pag during training, yung coach magtuturo in general. So doon mo makikita kung dedicated ka ba talaga na atleta ka. Dahil pag may tinuro sa'yo yung coach mo, sa'yo yun yung lahat depende na sa'yo kung paano mo i-develop yun, paano mo i-impart sa sarili mo. Pag sa team naman, kung you must have unity para maging one kayo sa paglalaro. Chemistry, no? Yeah. Pero alam nyo, nakita ko na ang team na mag-gold medal sa susunod na Olympics, at tayong anim yan. Oh. Kaya kumain na tayo kasi nagugutom na ako Nagugutom na ako sa usapan. Treat daw ni Cherry. Treat mo? Diet ako ni Juicy, may laro ako. Hey, bawasan natin yung mga milyones mo. So good, thank you so much to Prince and Cherry and also the commissioner. Thank you. Hirap din pala maging athlete, no? Oo, tsaka ang dami natin champion, no? Nakaka-inspire. Oo, no? Ang dami nga. Ano na yung isa, may milyon na pala yun. I think siguro our takeaway today, no, na we should be supportive talaga kasi importante talaga yung sports, no? Tsaka ang daming positive effects, hindi lang sa individual, pero pati rin sa communities, no? Healthy living, kagaya mo, di ba? Ah, hindi. Kasi konti lang. Pero dapat supportahan natin sila kahit yung cheer lang natin, di ba? Tsaka prayers, di ba? Prayers, yun. Sige bro, mauna na ako. Ay, sige. Saan ka ba? Di ko alam. Dito di lang. Ko alam. Sige, sige. Ingat bro. Dito muna ako. Sige. Rest lang ako. Anong gagawin mo? Hindi, wala. Rest lang. Ah, sige, sige. Okay. Fresh ingat, air, bro. Fresh air. Take it easy, ah. Ingat, sige. ingat. Wala na sila. One, two, three, bumalakay you, bumalakay the edge. Ang maging guy has amino acids or protein. Double stretching. Yung yoga kasi marami siyang, by ritual.